Araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang gawain na akin ng pinamamahalaan ng libu-libong taon ay ganap na nabubunyag sa tao sa mga huling araw lamang. Ngayon ko lamang nailantad sa tao ang buong misteryo ng aking pamamahala at batid na ng tao ang layunin ng aking gawain at bukod dito ay nakaunawa na sa lahat ng aking mga misteryo. Nasabi ko na sa tao ang lahat ng tungkol sa hantungan na kanyang inaalala. Nabuksan ko na para sa tao ang lahat ng aking mga misteryo na nakatago ng mahigit 5,900 taon. Sino si Jehovah? Sino ang Mesiyas? Sino si Jesus? Dapat ninyong malaman ang lahat ng ito. Ang aking gawain ay umiikot sa mga pangalang ito. Naunawaan na ba ninyo iyan? Paano dapat iproklama ang aking banal na pangalan? Paano dapat mapalaganap ang aking pangalan sa alinman sa mga bansa na tumawag sa akin sa alinman sa aking mga pangalan? Ang aking gawain ay lumalawak at aking palalaganapin ang kapunuan nito sa lahat ng bansa. Dahil ang aking gawain ay naisakatuparan na sa inyo, hahampasin ko kayo gaya ng paghampas ni Jehovah sa mga pastol sa sambahayan ni David sa Israel na magsasanhi sa inyong kumalat sa bawat bansa. Dahil sa mga huling araw, dudurugin ko ang lahat ng bansa sa maliliit na piraso at sasanhiin na muling maipamahagi ang kanilang mga tao. Sa muli kong pagbabalik, ang mga bansa ay nahati na sa mga hangganang itinakda ng aking nagliliyab na apoy. Sa panahong iyon, ipamamalas kong muli ang aking sarili sa sangkatauhan bilang ang nakakapasong araw, ipinapakita ang aking sarili ng lantaran sa kanila sa larawan ng banal na hindi pa nila nakita kailanman na naglalakad sa gitna ng napakaraming bansa gaya ng ako, si Jehovah, ay minsang naglakad kasama ng mga tribong Hudyo. Simula roon, pangungunahan ko ang sangkatauhan sa kanilang mga buhay sa daigdig. Doon tiyak na makikita nila ang aking kaluwalhatian at tiyak na makikita rin nila ang isang haliging ulap sa himpapawid upang pangunahan sila sa kanilang mga buhay dahil magpapakita ako sa mga banal na lugar. Makikita ng tao ang aking araw ng pagkamakatuwiran at gayon din ang aking maluwalhating pagpapamalas. Magaganap iyan kapag naghari ako sa buong daigdig at dinala ang marami kong mga anak sa kaluwalhatian. Sa lahat ng dako sa daigdig, yuyuko ang mga tao at ang aking tabernakulo ay matatag na itatayo sa gitna ng sangkatauhan sa ibabaw ng pundasyon ng gawain na aking isinasakatuparan ngayon. Ang mga tao ay maglilingkod din sa akin sa templo. Ang altar na balot ng marurumi at nakasusuklam na mga bagay ay aking dudurugin at itatayong muli. Ang mga bagong silang na tupa at guya ay isasalansan sa ibabaw ng banal na altar. Gigibain ko ang templo ng kasalukuyan at magtatayo ng bago. Ang templo na nakatayo ngayon na puno ng kasuklam-suklam na mga tao ay guguho
at ang aking itatayo ay mapupuno ng mga lingkod na tapat sa akin. Muli silang tatayo at maglilingkod sa akin alang-alang sa kaluwalhatian ng aking templo. Tiyak na makikita ninyo ang araw kung kailan tatanggap ako ng dakilang kaluwalhatian, at tiyak na makikita rin ninyo ang araw kung kailan aking gigibain ang templo at magtatayo ng bago. Gayun din, tiyak na makikita ninyo ang araw ng pagdating ng aking tabernakulo sa mundo ng mga tao. Habang winawasak ko ang templo, ay dadalhin ko rin ang aking tabernakulo sa mundo ng mga tao habang minamasda nila ang aking pagbaba. Pagkatapos kong durugin ang lahat ng bansa, titipunin ko silang muli at mula roon ay itatayo ang aking templo at itatatag ang aking altar upang ang lahat ay maaaring maghandog sa akin ng mga alay, maglingkod sa aking templo at matapat na ilaan ang kanilang mga sarili sa aking gawain sa mga bansang Hentil. Sila ay magiging katulad ng mga Israelita sa kasalukuyan, nakasuot ng damit at korona ng saserdote nang may kaluwalhatian ko, si Jehovah, sa kalagitnaan nila at aking pagiging maharlika na umaali-aligid sa kanila at nananatili sa kanila. Ang aking gawain sa mga bansang Hentil ay ipapatupad din sa parehong paraan. Tulad ng aking gawain sa Israel, gayon din ang magiging gawain ko sa mga bansang Hentil, sapagkat palalawakin ko ang aking gawain sa Israel at palalaganapin ito sa mga bansa ng mga Hentil. Balik ng Diyos, mga bansa'y nahati-hati na sa hangganan ng Kanyang nagliliyab na apoy. Magpapakita siyang nakakapasong araw bilang banal. Lalakad siya sa mga bansa gaya ni Jehovah. Gagabayan niya ang tao gamit ang haliging ulap. Makikita kalwalhatian niya sa banal na lupain ang araw ng pagkamatuwid at pagpapakita niya pag siya'y naghahari sa buong lupa. Diyos na sa gitna nila itinayo sa bato ng gawain. Ngayon ay ginagawa niya, dudurugin niya maruming altar. Magtatayo ng bago, paglilingkuran siya ng tao sa templo na sa altar. Mga guya tupa, makikita niyo ang kanyang kaluwalhatian. At pag binawasak niya ang templo, nagtatayo ng bago. Makikita niyong dumarating tabernakulo niya sa lupa, tulad ng pag nakikita ng taong umababa siya. Muling titipunin ng Diyos ang mga bansa, templo at altar Kanyang itatayo. May pang lahat mag-alay ng sakripisyo. Ilaan ang mga sarili sa Kanyang gawain. Magiging tulad ng Israelita ngayon
Pawang nakadamit, saserdote may putong. Pawang may kalwalhatian ng Diyos sa gitna nila. Kamaharlikahan niya ay nakalubog sa kanila. Sa kanila. Sa kanila. Tao yuyubo, tabernakulo ng Diyos na sa gitna nila. Itinayo sa bato ng gawain, ngayon ginagawa niya. Dudurugin niya maruming altar, magtatayo ng bago. Paglilingkuran siya ng tao sa templo na sa altar. Mga guya tupa, makikita niyo ang kanyang kaluwalhatian. At pag binawasak niya ang templo, nagtatayo ng bago. Makikita niyong dumarating tabernakulo niya sa lupa. Tulad ng pag nakikita ng taong bumababa siya, gagawin din niya sa mga bansang hentil ang kanyang nagawa sa Israel. Palalawakin gawain niya sa Israel at palalaganapin sa mga hentil. Tao yuyuko, tabernakulo ng Diyos na sa gitna nila. Itinayo sa bato ng gawain, ngayon ginagawa niya. Dudurugin niya maruming altar, magtatayo ng baro. Paglilingkuran siya ng tao sa templo na sa altar. Mga guya tupa, makikita niyo ang kanyang kaluwalhatian. At pag binawasak niya ang templo, nagtatayo ng bago. Makikita niyong dumarating tabernakulo niya sa lupa. Tulad ng pag nakikita ng taong bumababa siya. Nakikitang bumababa.